story time. Ito nga pala yung ano, ride namin na nagbiyahe kami mula Manila, Cagayan, Manila. At ito nga ang kahabaan ng Ilocos Norte. Tapos nakarating na tayo ng Lawag City, pero hindi mga kasama natin ay nagkahiwa-hiwalay kami at hindi kami nagkita-kita sa ride. Ayun, nagkawatak-watak na kami dito sa Lawag. Kanya-kanya ng ride. Wala na sila. Tenta natin. Dapat magbabypass road kami dito sa bandang Lawag City. Kaso, yung iba nagdire-diretso, kaya yun, nahabol ko sa part na to para makita sila. Pero hindi kami nagkita-kita, as in. At inabot na nga kami ng ulan, no, dahil may nagbabadyang bagyo. At ito nga, no, sobrang lakas na ng ulan na part na yan, kaya talagang nagkapote na ako kasi hindi kayang lusungin ang ganito kalakas na ulan. Kaya gumilid muna tayo at nagkapote sa part na to at dumire-diretso na tayo. Ayan, mapapansin nyo dun sa ulap, no? Ang daming ano, parang nagbabadyang palakas ng palakas yung ulan na yan. Dinire-diretso ko pa rin. Nagbabakasakaling makita natin yung mga kasama natin sa ride. At yan nga, inabot na nga tayo ng ulan. Mapapansin nyo dito sa kalsada, wala ka ng makita, halos konti na lang. Sobrang lakas, lumakas pa lalo. Hindi ko na alam gagawin ko dito sa part na to. Basta ang iniisip ko, mahabol ko sila. At ayun nga, tumila na yung ulan ng part na yan, no? Medyo okay na. Gumaganda na yung visibility ng kalsada at hindi na rin siya masyadong maulan. Sinusundan ko lang yung pickup truck na merong sakay na basang-basa na rin sa ulan. Sumilong ako na mag-isa dito sa bandang Arco ng Ilocos Norte. Ito yung quarantine checkpoint noong pandemic. Dito yung sinasala lahat ng mga papasok ng Ilocos Norte. Yan nga, no, nagpatila muna akong ulan, baka mapasa tayo. Basa na nga ako eh. Ayan yung arko ng Ilocos Norte. So inantay ko lang ng mga 10 minutes dito kaso wala, malapo. At ayan nga, dumire-diretso na ako papunta ng Bigan. At wala pa rin. At ayan nga, no, bad trip, no. Umulan na naman siya. Nakakabwisit. Talagang may mga part sa Ilocos na umuulan, may part din na hindi umuulan. Nakarating na tayo ng Bigan City. Medyo gutom na rin tayo kaya napansin ko tong bilihan ng ano ba to? Ayan, mais. Yun. Teka na natin makalimutan. Mais, cheese corn. Ayan. So ayan, habang nag-aantay ako sa kanila, tinitignan ko muna yung cheese corn at medyo malakas pa rin ang ulan dito sa part ng Bigan City. At ayan nga, no, nakisilong muna tayo sa payong ni kuyang nagtitinda ng mais. At kinuha ko na nga yung wallet ko, no, dahil nagugutom na ako, kakaantay kina Glycel at Yelo. At ang halaga ng isang mais ay 40 pesos. Buti na lang at may natira pang 50 pesos. Ayan. So ayan, nagbayad tayo kay kuya. Bumili tayo ng isang mais. Pampaano ng gutom. Dahil gusto ko, ano, pag nagkita-kita kami, eh, sabay-sabay kami kakain. Kaso mukhang malabo yung part na to. Mukhang talagang mukhang nauna talaga ako. At sila ay nauhuli. Dahil wala din kaming communication, sira din yung cellphone ko. Dahil naulanan at nasira ang LCD. Tinignan ko sa Jollibee kung nandun ba sila. At wala pa rin sila dyan. Kaya umiikot ulit ako, wala yung mga motor nila. Ayun, inantay ko muna sila dito. Kinain ko muna yung binili ko. Sweet corn. Tapos dyan, nag-ubos ako ng 30 minutes dyan kakaantay sa kanila. Nung parating na kami ng boundary ng Ilocos Sur, at doon kami nagkita kami sa Ilocos Sur dahil naki-chat ako sa messenger ng isang may-ari ng restaurant.
Okay guys, so dyan nagtatapos ang ating kwento. Salamat sa pagsubaybay ng aking kwentong riders. Ayan. At pakipollow na rin ang aking Facebook page, Nate's Venture, at ang YouTube channel ko, ang Nate's Venture, sa more kwentuhan at adventure ride. Okay, kita kids! Bye! Oh, grabe! Natapasa ako!